may susuko ulit? Yes po, Idol. Si Albert Abalia. Siya po ay naisumuko sa kasong qualified rape. Okay, suspect po to sa isang rape case. Nandito na yung ating PNP. Kahapon may nag-surrender sa atin. Ngayon naman, ito, si Mr. Abalia. Mr. Abalia, magandang hapon. Yes po, sir. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo, sir. Kusa po ako susuko. Kahit walang ginawang kasalanan, sir. Yun lang po. Teka muna, kung may ginawang kasalanan o hindi, hindi po kami para mag-decide o maghusga. Po po. Kasi po, ang mahalaga, kayo po'y pumunta rito, sumuko, dahil meron po kayong warrant pares. Tama? Yes po, yes po. Okay. Doon po sa whether ginawa niyo o hindi, bahala na po yung korte sa inyo. Yes po, yes po, yes po. So pumunta ako kay rito para sumuko lang po, yes po, yes po. Okay, sige po. Meron po kayong kasong rape tungkol yes po sa 14 years old na stepdaughter ninyo. Yes po, yes po. Okay. Nandyan yung lola ng bata? Magandang hapon po. Lola, nandito na po. Itong si Albert. Salamat po. Ano pong inyong reaksyon, lola, na andito na po siya sumusuko sa amin? Nahalo po kasi yung galit ko at tuwa dahil sa siya na yung kusang sumuko. Ayaw po kasi ng anak ko na mahuli yan eh. Kasi nga, yung nga po sila may relasyon. Nabawal na relasyon, kaya una pa lang tutol na ako sa kanila. Kaya lang po, nung kinuha niya sa akin ng mga bata, okay pa yung mga yan eh. Nagtaka na nga lang ako, tapos biglang nagsumbong yung apo ko nung dumating sa amin, tapos nang sinuntahan namin okasyon. Okay. Nagtapat yung bata. Nagtataka ako. Sabi ko, bet ayaw mo na umuwi. Basta may gusto ko lang muna dito. Hanggang sa napapansin ko, umiiyak siya, hindi natutulog sa gabi. Tapos nalaman ko na lang po sa CPU PGH na yung bata pala, ilang times na nag-attempt sa kanyang buhay. Kaya sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, dapat sinasabi mo sa akin kung ano yung problema mo. Noong una, ayaw po niya talaga magtapat. Kaya lang daw po, sabi niya, natatakot siya, gusto niya kunin din yung kapatid niya. Baka daw pati kapatid niya mapag-interesan din, magawa ng ganun. Nang hindi siya pinaniniwalaan ng nanay niya nung magsumbong siya. Ngayon, nagpasama sa akin yung bata. Sabi ko, sige, basta isalaysay mo lahat ng nangyari. Pumunta po kami sa Katmon. Sinamahan ko lang po yung bata. Siya na yung mismo nagsalaysay. Wala po akong sinabi doon. Kaya nga po nagtataka ako. Bakit daw ako pa yung inireklamo dyan? Sabi ko nga kay ma'am kanina, baka po pwede mag-face-to-face na po kami para malaman nila. Lahat po ng papel na sa akin. Etong huli, hindi na po na-check up, lalo na yung bunso. Nagsumbong din sa akin yung bunso. Andito na po yung ating malambon, PNP, si Police Master Sergeant Gilbert Bansil. Police Senior Master Sergeant Armando Isidro Jr., Police Staff Sergeant Jason Amorao. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sarge. So ano po maging proseso dito ngayon? Meron po kayong hawak na warrant? Yes, sir. Bali, yung akusado po si Albert Abalia. Opo. Ang kaso po niya, dalawang warrant of arrest. Isang for qualified rape at isang violation of Section 5, Paragraph B, Republic Act Number 7610 or lascivious conduct. Okay, pero bago niyan, sir, gusto ko maging klaro dahil siya po yung sumurrender dito, ang proseso ko dito, ang aking pong patakaran. Pag oras na sa aming sumuko, ay ginalang niya po yung programa namin. So dapat po kayo mga police, you should respect the fact that he surrendered to us. Yes, sir. And kabila na po dyan, ako bilang isang senador. Yes, sir. Sa akin siyang pumiling sumuko. Therefore, ang gusto ko ay yung kanyang safety. Walang mangyari sa kanya. Yes, sir. Ayoko po yung mabalitaan ko na nanlaban. Ayoko mabalitaan na siya po ay nagpakamatay sa loob ng selda. Wala pong ganun mangyari, tama? Yes, sir. Yes, sir. Yan po yung ma-assure nyo sa akin. Yes, sir. Dahil kapag meron po nangyari sa kanya along the way o hindi na po siya na-surrender sa korte at may nangyari sa kanya, I will take it personally. Yes, sir. At hindi ko po papatawarin kayo at kung sino man na may kagagawan ng something na labag sa batas, okay? Yes, sir. Bahala na po yung batas sa kanya. Apo, apo, sir. So ma-assure nyo po yan. Apo, sir. Maliwanag tayo. Okay, narinig niyo po, Mr. Albert, yes, po. Sa pagsuko mo, yan pong kapalit na ina-assure ng PNP maging ako para walang mangyari sa'yo. Bahala na sa'yo yung batas natin, bahala na sa'yo yung korte. Po. Okay, bakit ka umiiyak? Hindi ko po na matanggap, sir. Bakit hindi mo matanggap, sir? Puro sinungaling po sinabi nila. Bakit po nasabi mo sinungaling sila, sir? Pwede naman po magtestigos yung bata. Puro sinulsulan lang po yung magulang ng asawa ko.
Well, sir, may korte tayo para dyan mo pa ikwento sa korte. Ubus na yung oras natin, pwede natin pagpatuloy, off-air, pati yung proseso ng pag-aresto, pag-serve ng warrant. Sige. Kanina, sir, naubusan tayo ng oras, umiyak ka at sabi mo walang kasalanan. Again, ulitin ko, it's not for us to say and to agree or not kung may kasalanan ko wala. It's up to the court, yung sabihin balang court sa inyo. Pero just the same, sige po, pagbibigyan ko kayo bilang kortesiya sa pagsuko nyo rito, kung ano man po yung mga gusto nyo sabihin, pagbibigyan ko kayo. Okay, bakit nyo po nasabi na wala kayong kasalanan, sir? Masasabi ko lang po kasi, yung pagpunta ko rito, gusto ko po humingi ng tulong kay Sir Tulpo na kung anong mangyari sa akin sa kulungan, sana man po. Managot naman sila ng batas din kung anong mangyari sa akin po. Yun lang pong sasabihin ko po. Yung pong sana wala mangyari sa inyo, ayan po, ginagaranti na po nila ng ating kapulisan bilang pagrespeto na po sa programa at sa aking tanggapan sa Senado, hindi kanya po gagalawin. At hindi rin po ako papayag, narinig mo naman, yung commitment ko po sa lahat ng mga sumusurrender dito to ensure na yung gugulong talaga yung justisya, yung batas ang iral dito, yung court, mga korte. So, nangako naman sila. So, yun lang ang gusto sabihin. Yun lang po. Okay, kasi kanina sabi mo, wala kang kasalanan at parang may mga sulsul ka sinasabi. Pero alam mo yung kaso na qualified rape, meaning hindi mo puwersahan ni rape yung bata pero sobrang underage. Tama ba ako, Sarge? Yes, sir. 14 years old? Yes po. Na hindi ka dapat na ikipagrelasyon sa isang 14 anyos na bata. Nasa batas natin yan. Yes po. Maaring ang nagmamahalan kayo base sa sinasabi mo, pero ipinagbabawal po ng batas yun. Tama ba ako, Sarge? Yes, sir. Sige, Sarge, pagpatuloy niyo po yung sinasabi niyo kanina. So, ang akusado po ay si Albert Abalia sa kasong qualified rape, RPC Article 266-B and violation of Section 5, Paragraph B, Republic Act No. 7610 or lascivious conduct. Bali, ang nag-issue po ng warrant na ito ay sa Branch 73, Malabon City Regional Trial Court by Presiding Judge Catherine Therese M. Tagli Salvador. Bali, same lang po yung warrant niya na na-issue sa Branch 73. Bali, dalawang warrant po yan. Yes, sir. Pero isang kaso lang po. Dalawa po. Dalawa. Dalawang kaso. Pero isang tao lang po yung... Yes, sir. Ang nagreklamo laban sa kanya. Yes, sir. Okay, sige po. Now, ano po maging proseso nito? Siya po ay kukunin ninyo at dadalhin po sa Malabon, PNP. Sa Mandaluyong yung police station po muna namin dadalhin. Bali, doon namin siya ibubuk, okay. Pa-process. Bali, joint kami ng Malabon sa Mandaluyong City Police Station sa process po. Okay. And then after that na ma-process siya sa Mandaluyong, dadalhin sa Malabon, and then isusurrender po sa korte. Yes, sir. Again, ayoko pong marinig na may mangyari sa kanya along the way, doon sa process na gagawin niyo pong pagkuha sa kanya rito. Hanggang sa siya po ay ma-turn over sa korte, tama? Yes, sir. Ayan, sir. May assurance na po sa mga pulis at ako po, commitment ko, sisiguraduhin ko, kaya pasasamahan ko sa reporter namin na para walang mangyari sa inyo. Yes, po. Thank you po, sir. Okay. May kasama ba kayong kamag-anak dito? Asawa ko po. Ma'am Mary Ann, salamat po sa inyong tiwala at dito niyo po dinala si Mister para sumuko. Sa visa po ng arrest warrant, siya po ay naging wanted. So, ano pong reaksyon niyo po, ma'am? Hindi ko po alam yung mararamdaman ko ngayon, sir. Hindi ko ma-explain, sir. Okay. Pero alam niyo po na meron pong warrant itong inyong Mister? Opo. Nung nag-follow up po ako sa RTC, agad-agad, sir, nag-isip po kami na sabi ko gusto ko siyang isurrender. Kaya lang, inaano ko, sir, kung paano po yung pag isinurrender ko siya, ano po yung assurance na makukuha ko na habang hinihiring siya, eh safe po siya. Ito na nga po, nagbigay na assurance siya sa akin yung PNP, maging ako po at aking tanggapan. Ang gusto ko po lang po, makunang kayo ng reaksyon doon bang nung malaman niyo po na habang nililitis pa yung kaso, kasi naghiring-hiring pa po ito, ano po yung mga napag-usapan niyo, ano po yung mga nasabi niya sa inyo? Ano pong nasabi niyo sa kanya? Yung sabi ko sa kanya na kailangan nating atinan yung hearing, magtiwala tayo kay Senator kasi kahit ano namang mangyari, lalabas at lalabas po yung katotohanan. Kailangan lang po namin linisin yung pangalan niya. Okay. Tama po yan. May korte po tayo. Opo. Ang mga korte po natin, in this case, dalawang RTC, no? Dalawang korte? Isa lang po. Okay. Yung anong pangalan po, Sarge, ng korte? Branch 73, Malabon City Regional Trial Court, sir. Okay. Yun lang po ang makakapagsabi kung siya po ba inosente o guilty. Hindi po tayo rito. Opo. So, ang makapagsasabi kung ano talaga ba ang totoo. Opo.
yun po yung korte. Tama po yung pagpunta nyo rito, i-deliver po namin kayo sa korte sa tulong po nila. Opo. Proseso po tayo. Opo. Okay. Salamat po. Thank sige po. Makaasa po kayo na wala po mangyari sa inyo, mister. Salamat. Thank you po. Okay. So, good luck po sa inyo. Kung ano po yung may tutulong ko sa inyo, lapas po sa kaso, sabihin nyo lang po sa akin. Okay? Excuse. Meron po kayong anak. Ilan pong anak niyo? Yun po yung anak ko nga po. Ah, ano po? Anak ko po yung ano. Oh, anak yes. Nyo? Yes, sir. Ah, okay. Stepdaughter, 14 years old. Yes, sir. So, hindi niyo po naramdaman na nagkakarelasyon na ayun sila? Ayun nga, sir. Kaya, hindi naman. Kasi, ang hinahanap ko po, sir, let's say po, yung parang yung bata takot sa kanya lumapit. Parang wala kasi, sir, na pinagbago eh. Kaya, on my part, hindi naman po, sir, sa kinakampihan ko siya. Kaya lang, sir, syempre po, mabigat na kaso po yan. Kaya, naninimbang po ako, pwede ba talaga mangyari? Yun po kasi, sir, Charles, napakahabang panahon. Bakit hindi kagad siya nagsabi? Hindi ba ito inimbestigahan ng mga PNP Women's Children's Desk? Hindi ba nag-inimbestiga yung mga social welfare? Hindi ba in-interview yung bata? In-interview po yung bata. Kaya lang, sir, ang nangyari po dun sa bata, sir, pinainom po, sir, ng gamot. Kaya yung bata, ang naging ano sa kanya, sir, parang natutulala. Dahil sa iniinom niya gamot, yun po yung sabi sa akin ng anak ko. Well, lalabas naman po sa korte yan. Opo. Lahat po yan, na pinapainom ng gamot. Kasi ang nagreklamo pala yung lola. Opo, mother ko po. Mother niyo. Opo. Siyempre po, may pagbabasihan din si lola. Opo. Hindi naman po magreklamo ang isang lola kung wala siya nakikita ang problema. Opo. Tama? Alam niyo naman po yung lola, mahal niya po yung apo niya. Wala namang lola, hindi niya mahal ang apo niya. Opo. Diba? So, may nakita siguro problema si Lola, yun ang nag-ujuk sa kanya mag-file ng case. In-explain ko lang po sa inyo. Opo, ano? And then, dumaan din pala sa proseso, nag-interview pala yung mga taga-social services, social worker, MSWD o DSWD, Women's and Children's Desk. So, proseso din po pala. Lola, magandang hapon. Magandang hapon po. Sa kanina nga po, sabi ko, Lola, andito na po yung sumusurrender sa amin. Ito pong si Albert. Okay. Opo. So, may sinasabi po dito yung anak nyo na pinainom lang daw po kasi ng gamot ng mga otoridad, kaya natutulala at sinasabing wala lang pong kasalanan. Ito si Albert. Yun, kinapacheck up po namin siya sa CPU-PGH. May mga record po siya doon. Kahit po yung mga doktor kaya magpatunay. Yung mga doktor po mismo nagpapatunay na yung bata po talaga ay nagalaw. Opo. Yung po yung pagkakaano po sa, kasi may medical legal po siya eh. Opo. Wala na daw po talagang makikita na kahit na konting palatandaan na naano nga yung bata. Kasi po, taon na ang binilang bago nagtapat yung bata. Dahil tinatakot daw siya nung lalaki. Ang sabi daw ganun, sige subukan mo magsumbong, sabi niya. At hindi ka pa naniniwalaan ng mama mo dahil mahal na mahal ako ng mama mo. Kahit kanino ka pa magsumbong, sabi niya ganun. Pero pinamedical legal lumitaw na yung bata po ay nagalaw na po. Negative po. Ah, negative? Negative po. Kasi taon na po binilang eh. Nangyari po yung kasalukuyan na ano ng COVID. Hindi, pero ano pong sabi ng mga doktor na yung bata ba, yung hymen niya na nabasag na, mga ganon? Wala na daw pong makita na ano kahit konting marka. Pero hindi raw yun, nagpapatunay na talagang hindi na ano yung bata. Nabasa ko po yung medical legal, chineck ko po sa papers, no hymenal laceration po yung lumalabas. Kompleto po kami ng papel, pati nga po yung kapatid niya, yung bunso. Opo. Hindi na po natuloy yun eh, kasi pinilit nila ipadala dun sa biyana niya, sa tundo yung mga anak niya. Okay. Kasi alam niya, pati yung isang bata, inilalakad ko rin dahil nagsumbong din po sa akin. Opo. Yung po ang inaano ko kasi mas matindi dahil 8 years old lang po yun eh. Opo, sige po. Well, ma'am, kung yan po ay dumaan sa proseso, doktor, social worker, then yan po ay tatalakayin sa korte. Opo. So anyway, may lumabas na po na warrant at ito po ay nasa sala na po ng isang judge. Eh doon na lang po siguro pag-usapan yan. Hindi natin pwede pag-usapan dito. Although sinabi niya inosensya, karapatan niya po magsabi ng inosensya. So, tulad sinabi ko kanina, ang makapagsasabi lang po kung whether siya guilty o hindi ay yung ating korte. Ano po? Okay? Sige po. Salamat po, Lola, ha? Maraming salamat po at medyo nabawas-bawasan yung ano ko, alalahan nyo sa apo ko. Opo, Lola. Magandang hapon po, Lola. Sana po makakuha siya ng hustisya. Salamat po. Opo, Lola. May korte okay, na po, po tayo. Pabayanan po natin gumulong yung hustisya sa korte. Magandang hapon po, Lola. God bless po. Magandang hapon po ulit. So, wag natin pag-usapan whether
guilty or not, korte na po yan. Okay? Hayaan na natin. So again, meron kang last word sa kanya bago namin siya i-release sa PNP? Ilan po. Sabihin ko sa kanya, magpakabahit siya sa loob. Ako, gagawa ko sa labas ng ano para mapatunayan ko na yung araw na yun, sir. Nasa trabaho talaga siya. Driver po niya, kapatid ko. Nung nag-araw na nagreklamo yung mama ko. Sige po. Lahat po yan tatalakayan po sa korte. Lalabas din po katotohanan kung talaga kung ang totoo. Nandiyan naman po yung korte. Paulit-ulit kong po sinasabi sa inyo. Okay? Sige po. So, Sarge, so, pwede nyo na pong gawin yung proseso. Pwede pong magtanong, Terapi. Yes. Kasi po, yung mga bata, tanggap ko naman po na wala sa kay custody dahil po hinihiring pa siya. Kung hindi po pwede sa akin, pwede po bang sa mga kapatid ko na lang? Kasi nag-aaral po yung kapatid ko, sir. Ang worry ko, sir, kasi yung bata, naglaslas yun ng pulso before. Baka pag nalaman niya na nakakulong si tito niya kasi napalapit na yung bata, maglaslas na naman. Sir, yun po yung pinapatakot. Okay, sige po. Butit na raise niyo po yan. Tatawagan po namin yung social services, yung DSWD. Kasama din po dyan yung mga psychologists. Tingnan po, gagawa ng assessment yung bata kung ano nakabubuti para sa kanya. Okay. Sa custody po siguro, para sa akin, baka, sa tingin ko lang po ah, okay, baka yung next of kin, sumunod sa inyo, yung nanay nyo, yung lola. Sir, wait lang. Yung inabiling ko po siya sa lola, sir, naglayas. Yung kapatid ko naman po na nagsampa ng kaso, doon po siya naglaslas ng pulso dahil yung issue po, ginagawa pong pulutan sa mga kainuman. Kaya yung bata nagtampo, nagtago sa taas, naglaslas. Nasaan po yung bata ngayon? Nasa kapatid ko po. Ah, okay. So gusto niyo po mapunta sa inyo? Hindi po, kahit hindi sa akin, sir, kasi nga po, may hearing pa po eh. Parang lumalabas na, syempre, parang naano nila, sir, na sabat wala mo na sa akin, baka maturuan ko yung bata. Okay. Kahit sa ibang kapatid ko lang, sir. Sige po, pwede po yun. So, kakusapin ko po yung mga... Ayoko po kasi kasi rin pag-aaral niya, sir. Opo. Pero, ma'am, again, it's not for us. Yung mga social worker, yung mga taga Women's and Children's Desk, opo, DSWD, sila pong gagawa ng kabuang assessment. Opo. Kung saan po nararapat yung bata, sabihin niyo po kapatid niyo, sabihin niyo pangalan ng mga kapatid, and then, imbestigahan din po yun, gagawin din assessment. Kung bagay doon, then doon ilalagay. Sige po. Kung nakita nila na hindi pwede, hindi conducive para sa bata na doon tumuloy, lalo pa siya may trauma, di hindi itutuloy doon. Sige po. Depende po sa mga otoridad na mag-imbestiga, mag-assess, okay? Sige. Ipapa-assess po natin yung anak nyo. Sige po. Ito po para sa kabutihan niya. Opo. At kami rin po ay nakasupport naman kung ano pong pwede namin maitulong para sa anak nyo. Sige. Lahat po ng tulong para sa anak nyo ibibigay po namin, ha? Po, sir. Sige po. Salamat po na. Ma'am, thank you. Thank you po, sir. Thank you. Ikaw si Albert Abalia? Yes po, yes po. Police Mandaluyong yung kami, yes, taga Warren Section. Yes po, yes po. Joining with the Police Malabon, yes, Warren Section din. Naaresto ka namin sa bisa ng Warren to Pares. Basta lang qualified rape na may criminal case number 22-748 Malabon. And another is 22-749 Malabon. Na initially judge Catherine Teresi M. Tagle Salvador ng branch 73, Malabon City, dated July 6, 2022. Okay? May karapatan kang manahimik. Yes po. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin ebidensya laban sa iyo sa korte. Yes po, meron po. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. Yes po, yes po. Kung hindi mo kaya, gobyerno magbibigay sa iyo libre isa. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong doktor. Naintindihan mo lahat ng karapatan mo? Yes po. Kasama ka sa amin sa opisina, Mandaluyong. Yes po, yes po. Sige. Po.